Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 Daily Devotions. So, today is Monday. So, we will be having our new series. Kasi diba, every Monday, nagkakaroon tayo ng panibagong series for a 1 week long na discussion. So, our new series for this week is Teach Us to Number Our Days. So, in connection to our, or ang first topic or installment natin will be about life is a fighter jet. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 90, verse 12. So, in New International Version, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, in Filipino translation naman, or in ang Biblia, 2001, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. So, this is just for me, a wake-up call na tayo mga tao. Siyempre, di ba, labi lang ang, I mean, maikli lang ang panahon natin dito sa mundo. Dito sa Earth. And we have to maximize that, di ba? We have to know what is our real mission in this world. Bakit ba tayo pinanganak dito sa mundo? So, why are we given this life in the first place by God, di ba? So, what is His mission for us? Ano ba yung dapat nating malaman kung sino ba tayo and ano ba ang tungkulin natin dito sa mundo? So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, especially tayo sa ating teaching. Number one, life is a fighter jet on a one-way mission. So, just like a fighter jet, we are being sent, di ba, somewhere. We are being sent in this world because we have a one-way mission. Di ba yung mga one-way jet, pinapaano sila dahil nga may mission sila. So, kaya sila umaalis. So, tayo naman, we are being sent also like a fighter jet. So, dito tayo hinahambing dahil as they are being sent, we are also being sent here in our world. Dahil nga may one-way mission tayo. And kung mayroong fuel, ang fighter jet tayo naman, mayroong energy, may lakas, may wisdom to finish our mission, to accomplish our mission, di ba? Ang fighter jet need niya ng fuel, syempre, para ma-accomplish niya yung mission niya. So, paano siya makakarating sa dapat niyang puntahan kung wala siyang fuel? So, how will it arrive in its rightful place in the first place, di ba? So, kailangan niya ng fuel niya para makarating dun sa rightful place niya and ma-accomplish niya yung mission niya. So, tayo namang mga tao, kailangan natin ng energy, time, and wisdom. Itong buhay na ipinahiram sa atin, kailangan natin to dahil in the first place, how are we going to accomplish God's given mission to us if wala tayong buhay? Diba? Kasi lahat naman tayo binigyan ng buhay. Nasa sa atin na yun kung paano natin gagamitin or kung paano natin i-maximize yung short life na ipinagkaloob sa atin ng Lord. So, kung ikaw, nandito ka nga, may buhay ka, pero hindi mo ginagawa or inaalam din kung ano ba ang mission mo sa buhay na to. Kung ano ang God-given mission mo. So, then you are just wasting your time. So, kaya nga nang nabanggit sa discipleship namin before. So, mahalaga ang time. Yung time natin. Kasi nga, tayo mga bata pa lang tayo ngayon. Ako, maswerte ako na at this age, natuturuan na ako about kay Lord, na nabibigyan ako ng ideas, nai-introduce na ako, may relasyon na ako sa Lord. Kasi yung mga ibang nasa church sa amin, matanda na sila nung nakilala nila ang Lord. So, di ba, napakahabang panahon ang nasayang sa kanila. Na kung tutuusin, kabataan pa lang pwede nang ma-introduce sa kanila. Gaya ko, di ba? So, ayun yung sinasabi na i-maximize natin yung time. Yung mga araw natin, gamitin natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin para makapag-glorify sa ating Panginoon. So, number two, wisdom is living each moment for God. So, ayun nga, wisdom kasi it is the rightful application of knowledge. So, yung knowledge natin, when we are applying it sa mga tamang bagay,
yung pinapamuhay natin ng tama yung buhay natin, na pinapamuhay natin ito para makapag-glorify kay God, and ginagamit natin yung wisdom, talents, abilities natin para makapag-glorify sa Kanya. Is ayun yung dapat, kasi nga, yung wisdom natin dapat ginagamit natin yung sinasapamuhay natin para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay dapat makakapag-glorify sa Kanya. So kung ngayon pa lang tumatanda ka na, ilang araw na ang lumilipas, alam natin na napakabilis ng oras, and alam mong wala kang nagagawa para sa Panginoon, then mag-isip-isip ka na. So ito na yung wake-up call mo na gumawa ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoon, and to know, ano ba ang mission mo dito sa mundo? Bakit ka ba pinanganak dito sa mundo? Number 3, we waste so much time without even realizing it. So, ito yun, di ba? Tamang-tama. Tayo, may oras tayo na manood ng Netflix, K-drama. So, 3 hours or above, mas mataas pa. Pero, ang pagdadasal natin, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, di ba? Hindi man lang umabot na isang oras. Minsan, super itli pa. Or another example, pagkagising natin sa umaga, phone ka agad ang hinahanap natin. So, guilty ako dyan. Pero hindi natin magawang mag-pray muna, di ba? Yung kumbaga si Lord muna hanapin mo pagkagising mo sa umaga, kahit magpasalamat ka man lang for another day that He has given you, di ba? So, yung pagkising pa lang natin, napakalaking blessing na. And yet, nakakalimutan natin yung ipagpasalamat every day, diba? So, that are the best examples that I can think of na we are wasting so much of our time without even realizing it. So, ngayon naman, especially guys, ating application. Number 1, spend all our fuel on our God-given mission. Number 2, avoid detours and other time wasters. So, number 3, meet the target, move on. So, for our discussion part, by now, after this devotion, we should be able to identify ano nga ba yung mga bagay na nakakapag or napagtutuunan natin ng oras na masasabi nating time wasters, kagaya ng mga nabanggit ko kanina.